Magandang araw po. Paano ba mag-generate o mag-create ng PRN online? Ano nga ba ang PRN? Ang PRN o Payment Reference Number ay isa sa mga impormasyon na kailangan upang makabayad ng SSS contribution. Kung sa branch po tayo magbabayad, doon na mismo pwede ipa-generate ang PRN. Pero dahil hindi sa lahat ng oras nakakapunta tayo sa branch, importante na malaman natin kung paano makapag-generate online para makapaghulog tayo ng kontribusyon online man ito o sa mga bayad centers. At tandaan po natin na sa bawat hulog o sa bawat transaksyon, kailangan natin ng bagong PRN. Hindi natin pwedeng gamitin muli ang dating PRN para sa mga una nating paghuhulog. Magsimula na po tayo! Una, i-open ang SSS mobile app sa inyong cellphone. I-tap lang ang SSS icon na ito. And then, mag-login sa inyong account. Ilagay ang inyong user ID and then ang password. Sa screen na to ay ang summary ng inyong SSS account. Sa itaas ay makikita ang inyong pangalan at sa baba ng pangalan ay ang SSS number. Nandyan din ang inyong total number of contributions. So, halimbawa sa account nito ay 70. At sa katabi niya, yung March 2023, ang ibig sabihin po nito ay ito yung coverage ng huli kong binayaran. At sa pinakababa ng inyong screen, ito po ang kailangan natin, ang Generate PRN. Pindutin lamang po yan. And pagka-tap ko ng Generate PRN, may nag-pop up sa aking screen na meron akong isang active PRN. So baka po tatanungin niyo, pwede pa ba akong mag-generate ng PRN kung meron akong isang active na PRN? Pwede po, dahil ang detalye ng ilalagay niyo sa i-generate niyong PRN ay iba sa existing na active PRN niyo. So no problem po 'yon. So next is i-tap lang po natin sa upper right corner ng inyong screen yung create. Then let's edit the details. First, mamili ng membership type kung voluntary o OFW. Sa example na to, voluntary. And then next is applicable period. Dahil sa halimbawa na to, ang babayaran ko ay para sa buwan ng April at isang buwan lang ang binabayaran ko. So pipiliin ko is from April 2023 at yung 2 is April 2023 pa din. So isang buwan lang ang coverage ng payment na to. And then sa next one is yung payment amount. So may drop down din po dyan. Pipiliin nyo lang po kung magkano ang inihuhulog ninyong kontribusyon sa SSS. So scroll down lamang po hanggang makita ninyo ang inyong monthly contribution. For example, sa akin is 2,100. So magsasum up na po yon at dahil isang buwan lang, ang total ko is 2,100 pa din. And then after that, isasubmit na po natin. And then may lalabas na confirmation screen. Basahin lang po ang mga details. Kung halimbawa po may mali, pwede nyong press ang cancel para i-edit. Pero kung tama naman na po lahat, i-press ang OK. At hintayin na mag-generate ang statement of account ninyo na naka-indicate ang inyong pangalan, SSS number, at ang inyong payment reference number. So, sometimes po, medyo matagal. So, hintayin lamang po natin. So, ito po yung actual loading ng ating statement. Ayan po, ang ating statement of account. So, pwede natin po itong i-print screen. Meron din po dyang download button sa taas. Para kung magbabayad tayo sa bayad center, ito po yung ipipresent natin. At bukod po doon sa statement of account na pwede nyong i-print, na-upload na rin po ang inyong kaja-generate lamang na PRN sa inyong SSS mobile application. For example po, hindi po ba ang i-generate ko na PRN ay para sa buwan ng April 2023. So ayan, makikita po natin, ito na ang aking PRN para sa buwan ng April. Now, naka-indicate po dyan na ang aking payment due date is July 31, 2023. So, kailangan ko pong bayaran bago ang nasabing due date. Otherwise, mag-i-invalid po ang aking PRN.
So yan lamang po ang detailed step-by-step procedure kung paano mag-generate ng PRN online. Maraming salamat po sa panonood. Sana po supportahan niyo ang aming munting channel. Please like and subscribe. Thank you. Bye!